Hi guys! So bigla ang vlog lang to dahil 9:42 PM na and may nag-PM kasi sa akin na nagpadala raw siya ng isda. Dahil napanood niya sa live ko na meron akong betta fish. Ngayon parehas lalaki. So nagpadala siya ng female na betta fish. So let's go! Pasko na sa amin guys. So Merry Christmas! Fresh. So yun guys, waiting pa ako. Pasko na rin dito, oh. Ang lungkot. Ayun yung problema guys, ang daming naliligaw lagi sa lugar namin. Kaya nilalagyan ko ng instruction talaga. So ayun na ata si kuya. Ayun guys, nakuha ko na. Dalawa sila, ayan o. I-unbox na natin ngayon. And then, tawag na, i-upload ko na rin ngayon, agad-agad. Ganun tayo kabilis mag-edit. Edit. So yun guys, kasi nakabili kami ng betta fish ni Siang, diba, nung nakaraang linggo. And napansin ko kasi meron na siyang mga bubbles. Nanood ako sa YouTube, ang sabi daw, kapag may ganyan na, ready to breed na. Ang kaso, diba, dalawang male yung binili ko. At the same time guys, hindi yan madumi. Talagang madilaw lang siya kasi nga meron po siyang talisay extract. So ito yung pinadala sa atin. Eh, may lagayan pa. Oh, ang ganda. Shout out din kay Miss Catherine Messia. Or Messia. Thank you po dito. So, i-unbox ko na siya ngayon. Ngayon na mismo. So, yan guys. Ang laman niya ay... Oh, meron pa rin talisay extra ko. Tapos guys, anong kuha ko nagbibenta siya? Sabi niya hindi daw. Forfeit lang daw. Binigyan niya lang ako talaga. And eto na ang female natin. Wow! Ang ganda rin ang kulay niya guys. Akala ko kapag female, ano lang, maliliit lang yung mga fins nila. Parang magkaparehas lang sila nito oh. Parang bagay sila maging mag-asawa. Ang ganda. So, ang lagayan niya guys, parang sa alak daw to na pinatanggal eh. Pero ang ganda din ang lagayan. Tignan nyo ah. So to guys, ito yung una kong dalawa. And then yung lagayan na binigay niya, meron na rin lagayan. Ang kulang na lang tubig. Sabi niya, ano daw to, yung sa alak daw. Kaya babasagin. Ayan o. Oh. Oh, ang ganda. Kasi ito ang ilalagay ko dito. Female siya guys. May isa pa. Asan na ito? Ito pa isa. Ang kulay naman niya ay... Wow! Ito daw sabi niya, ito ata yung may egg na, pwede na daw ito ano tawag dun? Pwede na daw siya ipamate. Kasi meron na siyang egg. So, ang kailangan na lang daw niya ay kapares. So, napatawad ko lang din kasi sa YouTube, guys. Pag nag-breed daw sila. So, ito daw, kapag may bubbles na, pwede na yan. Kaso, kailangan daw lagyan ng ano ata dahon. So, ilalagay din dito yung itong isda na to. Pero, hindi raw siya pwede agad isama. Kasi nga, pag sinama siya kaagad, mag-aaway sila. Kailangan magkakilalan daw muna sila. Magkakilala muna sila. So, parang lalagyan mo muna ng bilog dito. Tapos, saka mo siya ilalagay. Then, ayun, kapag nakita mong ano, 24 hours daw yun eh, saka mo tatanggalin. Then, makikita mo yung egg, malalaglag dito, tapos ilalagay nung, ano, nung male sa taas. So, ito yung isa guys, ang ganda, color violet sa personal. So, may lagay na rin tong kasama. Ito, naka-bubble wrap pa. Oh, ang ganda, parehas. Oh. So, ang nangyari, yung dalawang female, sa ganito nakalagay, and then ito. At guys, lagi nyo tatandaan, kapag may mga bago kayong isda, dapat ano, stock water sana mas maganda. So, huwag nyo muna agad tatanggalin sa plastic. Kailangan i-ano nyo muna, papalutangin nyo muna ng 15 to 30 minutes bago nyo i-release. So ngayon, kukuha tayo ng tubig guys. So ito muna sila. So yan guys, meron na itong tubig. And ang sabi kasi, may nakita rin ako nilalagyan daw ng rock salt. Pero konti lang, kaya nabahan na magtansya. Kasi napansin nyo, wala pa rin ano, display.
Kasi nga, gabi na guys, mag-aalas 10 na ng gabi. Tapos, wala siyang display nga. And, sa nagtatanong kung kailangan ba ng oxygen kapag ganito kaliit, ang sabi din, hindi daw. Kasi nga, pinapasukan na siya ng oxygen kasi maliit. Pero kung yung aquarium nyo, mga 2.5 gallons pataas, ayon ang kailangan ng oxygen. So, lalo na ng oxygen guys, pwede tayong maglagay ng live plants. Dahil, nagsisilbi rin yung oxygen nila. So, ayan, meron ng tubig din. Ipo-float muna natin to ng 15 to 30 minutes. Kasi kapag nirelease nyo agad to, masyashock yung katawan nila. Kasi nga, bagong tubig, di ba? So, ayan, naka-float na sila. Nag-iingay, ang ingay ng mga dogs ko. Andito kasi si Shadow. Siguro tuwan-tuwa itong dalawang na to. Yes, may girlfriend na kami. Siguro imi-mix ko. Ang gusto ko mag-asawa, itong dalawa. Para magkaiba yung kulay. Tapos itong dalawa. O, tinanin siya guys. So, gustong-gusto niya na, oh. O. Oh. O, tuwan-tuwa rin yung isa dito. Parang gusto na nalang maging mag-asawa. So, then guys. Babalik tayo after 15 to 30 minutes. At syempre guys, may nangungulito naman dito. Akala niya kasi mga isda, pwede niya maging kaibigan. Baka makagat mo ito, Shadow. Ito yung lalaki natin, ang ganda oh. Lalagyan ko yung mga plants din, then stone. Shadow! Grabe guys, ang ganda nito. Akala ko dati kapag babae, mga ganito lang yung ano, yung mga buntot. May ganito rin pa ng babae, ang ganda oh. So yun guys, pwede silang i-release dahil naka 15 minutes na. So let's go. Hindi ko na mabibideohan guys. Shadow! Shadow ang kulit. So ayan siya guys, kapag may ilaw, grabe yung buntot niya. Ang ganda, ang solid. Pero ito ang sabi, wala pa raw siyang eggs kasi hindi pa nakaumbok yung chan niya. So tignan nyo yan guys ha, i-compare natin dito sa isa. Ayan, ay napansin nyo yung chan niya, medyo mataba na. So ayun, nanonood pa ako ng mga nagki-keep ng betta fish. Ayun oh guys, so gustong-gusto ng lalaki oh. Asa na? Tignan nyo, umiikot-ikot na siya. Ayun guys, so oh. Oh. 'Di ba ang bilis? Sila ang pagpaparisin ko, ang ganda. Then meron rin yung talisay extract. Kasi daw yung vitamins daw yung para sa mga betta fish. Grabe guys, yung lalaki, sobrang ganda pag nakikita siyang female, ayan. Ayan, oo, ang ganda. Huwag niyo napansin yung itlog ulam yun eh. Tapos ang sabi ba, bubble wrap ba yung ilalagay sa taas? Ayan guys, oo. Diba? Pag ganyan daw, ready to breed na. So, antayin lang natin, syempre kakarating lang. Siguro mga next week, pwede na yan. Ang sabi daw kasi din, pakainin ko daw ng mga live, ano ba yun? Live insects? Or yung ano ba tawag doon? Kitikite. Kasi mas maganda raw yun para maano yung ano, yung babae maging ready. Ayun ang ganito yung lalaki guys. So lima pakali oh. Check natin guys ha oh. Nagpapaligaw na kaagad. Diba? Update ko kayo guys. Kasi first time ko rin magbe-breed ng fighting fish. Sana nga wag ma-addict kasi baka dumami din. Oh, gustong-gusto ng lalaki, oh. Ayun guys, naniniwala ako sa sabi-sabi. Ang sabi kasi dapat daw, mas malaki yung lalaki kesa sa babae. So, okay naman siguro. Mas malaki naman siya. Mas mataba lang ata to. And tignan yung setup natin ngayon kapag inayos ko na yung setup na yan. Ang ganda yan. Papagandahin natin. Ang ganda, oh. Parang gustong-gusto na rin ng babae talaga, oh. Diba, wala pang ilang minuto sila nagkita, oh. Oh. Naliligaw na siya, oh. Itong isa, chill-chill lang siya. Ayaw niya pa magpabuntis. Tapos guys, ang sabi, mahalaga rin daw talaga tong talisay extract para sa kanila. So, ayan sila guys. Hindi ko pa masyadong naaayos kasi gabi na. So, ito muna silang dalawa para makapagpahinga muna. And then, ito, goldfish. Alam ko hindi pwede pagsamahin ang danyos. So, ino-observe namin. So far, okay naman sila. Wala namang nasira sa mga fins nila. And, healthy naman sila lahat. So, ayan. Ito yung dalawa nating male na binili ko from Cartimar. And then, ito yung binigay sa ating mga female din.
So, i-ano pa natin yan. I-condition bago natin i-breed. First time ko lang mag-breed, guys. Snake, ang ganda pala nito rin. Yung para siyang black na violet. Ito talaga, guys. Tignan nyo. Red na red. Para silang manok. Para mga tandang na manok. Siguro lagyan ko ng ano ba tawag dito. May pinapalagay kasi sila. Hindi ko alam kung damo ba yun. Or... At doon na nagtatapos ang ating vlog, guys. Sabi ko nga sa inyo, biglaan lang to. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. So see you on my next vlog. Bye!